Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga nakikinig at sa bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales Channel. Magandang araw po, Sir PCT. Pasensya na po at ngayon na lang po ako nakapagkwento ulit. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong taong 2015. 2015 ay niyaya ako ng kapatid ng asawa ko na pumunta sa isang isla sa parte ng Tawi-Tawi. Bali, sasakay ka pa ng barko sa Zamboanga pa Bongao, Tawi-Tawi. At pagdating sa Bongao ay sasakay naman po ng lansya na maliit at papunta sa isla. Bali, 4 oras ang biyahe. Hindi ko na lang po papangalanan ang isla kasi andun pa rin ang mga pamilya ng asawa ko at lokal po sila doon. Bago ka makarating sa isla na yun ay madadaanan mo ang isla ng Panampangan Beach. At na-feature na din po iyan noon sa Jessica Soho. 4 p.m. po kami nakarating sa isla. Bali, kasama ko po ang anak ko noon. Pagdating doon ay sinalubong kami ng pamilya ng asawa ko. Ang ganda ng isla at talagang mamamangha ka. Kaso lang, walang kuryente. Ang gamit nila doon ay tanging solar lamang. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Babo, pinagkape nila kami at ayun nga po, kwentuhan. Wala akong masasabi kundi sobrang bait nila. Hanggang sa pumatak na ang 6:00 ng gabi, ay biglang sabi ni Babo, "Uto, isarado mo na maayos sa mga bintana at pinto natin." Nagtaka naman ako kasi ang aga pa. At sabay tanong ng kapatid ng asawa ko sa kakaibabo na bakit daw marami pa rin naman daw sila na nasa kusina noon. Ako naman napaisip, anong marami? Ilan-ilan lang kami noon. Noong 8 p.m. matapos kaming maghapunan, sumilip po ako sa may bintana at grabe, napakatahimik at walang katao-tao. Habang naghahanap po ng signal ay lumabas ako saglit doon sa may maliit nila na balkon at umupo sa gilid ng pinto. Habang si Babo at kapatid ng asawa ko ay nagkukwentuhan at ang anak ko naman ay natutulog na, nakaupo ako at nakatingin sa kalangitan at sinasamsam ang masarap na hangin na galing sa dagat, ay bigla po akong may naamoy na mabaho. Isang masangsang na hindi ko maipalawanag. Nabigla ako dahil hindi naman ganun ang amoy kanina at may bigla akong narinig na tak-tak-tak. Tulog po ito ng ibon na hindi ko mawari kung anong klase. So hindi ko na lang po pinansin nung bigla akong hinila ni Babo pasok sa bahay at sinarado ang pinto at galit na sinabi sa akin na hindi mo pa alam ang kababalaghan sa isla na to. At yun na, tinanong ko po kung bakit. Ang sabi niya, marami daw pong lutaw sa isla na yun. Parin rin daw itong aswang. Ang kahiban nga lang, mukha nila ay nakapatong sa balikat nila at pag nakita ka nila ay hahabulin at papatayin ka nila. So yun na nga, pagkatapos ipaliwanag sa akin ni Babo ang tungkol sa lutaw na yun ay natulog na kami. Siya nga po pala, ang ihian nila Babo ay sa sahig. Bali, bubuksan mo lang yung isang kahoy at pwede ka nang umihi. Okay lang naman kasi, diretso sa dagat, pero meron din silang banyo kaso nasa labas, kaya kapag gabi na, pwede na doon ka na lamang magbanyo. Ayun na nga po, 2:00 ng umaga. Iihi ako, at nung bigla na naman po akong nakarinig ng tak-tak-tak, at amoy napakabaho po ng paligid. Tumingin po ako pababa, akala ko may tubig pa sa dagat,
Kaso, wala pala dahil low tide. Naalala ko bigla yung kuruwento ni Babo at dali-dali ko pong tinakpan ang butas ng sahig nila. May lock naman po yun kaya safe. Sa sobrang takot ko ay nagtalukbong ako ng kumot habang yakap-yakap ko ang anak ko. Naririnig ko pa rin ang ingay niya sa baba na tila ba paikot-ikot sa kabuuan ng bahay. Pinabayaan ko na lang kasi sa isip ko hindi naman siguro yun papasok sa loob. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan dahil sa labis na takot. Alas 7 ng umaga ako nagising at naabutan ko yung anak ko kasama sila Babo at kapatid ng asawa ko na nag-aalmusal na sa isang kubo-kubo na sa harap ng bahay nila. Masasabi ko lang, nakapaka-presko ng lugar na iyon. Habang nagkakape kami ay may tinawag si Babo na isang matandang lalaki at tinanong, "Apo, bakit di mo ako hinatiran ng kahoy panggatong ko? Wala na akong kahoy na panggatong." Sagot naman ng matanda, "Hindi na muna Babo dahil natatakot ako kasi kahit tanghaling tapat ay lumalabas sila. Nakikinig lang ako sa pag-uusap nila hanggat nang ikwento na nung matanda, noong isang araw daw, habang naghahanap siya ng kahoy ay may umiiyak daw. Kaya hinanap niya at pagtingin niya sa likuran niya, andun daw ang lutaw. Nag-usal daw siya agad ng pangtaboy pero hindi daw ito natakot. Imbes umalis ay nagtawag pa daw ito kaya binilisan niya na ang pag-impake ng mga gamit para makaalis. At pagtapos niya magkwento ay umalis na ito agad. Habang nag-aalmusal kami, tinanong ko kay Babo kung totoo ba talaga ang mga ganyan. Sabi naman ni Babo, "Oo, totoo yan sila o kilala natin bilang mga aswang." Mabilis tumakbo ang oras ng hapon na yun. Gaya ng dati, alas 6 ng hapon, sarado na po ang mga bahay sa probinsya. Alas 8 ng gabi, kakain na at matutulog na naman. Ito na naman ako. Alas 11 ng gabi, naihina naman kaya pumuesto na naman ako sa banyo nila Babo. Habang umiihi ako, inilawan o pinalashlitan ko ang baba ng bahay gamit ang cellphone ko. At pagtingin ko, wala na naman tubig sa baba dahil po sa low tide. Noong biglang nag-ingay ang tuko at nabitawan ko po ang cellphone ko dahil sa labis na gulat. Nahulog po ito sa baba. Sabi ko na lang sa sarili ko, patay. Wala akong choice kundi kunin talaga ang cellphone ko. Medyo may ilaw naman konti dahil naka-on pa rin yung flashlight ng cellphone. Agad-agad akong bumaba para kunin ito at nung makuha ko na, nahawakan ko na nung bigla akong nakaamoy ng mabaho sa paligid. Bigla po akong kinabahan at tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. At tila ba lumaki yung ulo ko at nung lalo na nung makarinig ako ng tunog na tak-tak-tak. Nagpalinga-linga po ako habang pinapailawan ko ang paligid at sa dulo ng bato ay may naanilagan akong puti lang lahat at nakatalikod ito sa akin. Pero ang kakaiba, yung mukha niya nakasabit sa balikat niya. At dahan-dahan po akong umatras at nung nakahanap ako ng buwelo, medyo nasa taas na ako at kumaripas ako ng takbo at agad na isinarado o nilak ang pinto. Pagkala ko sa pinto, biglang nagsilabasan ang kapatid ng asawa ko at si Babo habang sumisenya si Babo sa akin na huwag maingay. Grabe ang takot ko. For the first time po, nakakita ako ng lutaw. Kaya sabi ni Babo sa akin, bukas na daw kami mag-usap. Dahan-dahan naman naglakad si Babo at kumuha ng tubig at ipinainom sa akin. Sa isip ko, hindi naman lang ba sila nag-aalala sa akin? Bakit parang baliwala lang, pinainom lang ako ng tubig, tapos wala na. Hindi din ako nakatulog noong gabing iyon, hanggang ng umaga na lang kaya niyaya na lang ako ni Babo na samahan siya gumawa ng almusal at doon niya ay pinaliwanag sa akin ang mga nangyari. Sinabi niya sa akin kung bakit hindi sila gumagawa ng ingay kagabi. Sabi niya, mahirap na daw pag nalaman ng lutaw na may nakakita sa kanya dahil baka buong gabi kaming hindi pinpatulugin noong lutaw na yun. Hindi daw talaga yun titigil at buti na lang ako ang nakakita sa lutaw. Hindi yung lutaw ang nakakita sa akin.
dahil iba daw ito kung magalit. Kaya minabuti na lang niyang ngayong umaga pag-usapan ang tungkol sa kanila. Matalas din daw ang pantilig ng mga lutaw. Pag pinag-uusapan sila, para din daw yung mga aswang. Makikipagbuno daw talaga yan sila at ang mga buhok nila ay papasok sa mga ilong at tenga mo hanggat hindi ka na makahinga o mawalan ka na ng malay. Kaya pala takot na takot ang mga tao sa lugar na yon sa lutaw. Sa mga taga Sambuanga or any part ng Hulo, Basilan, Tawi-Tawi, alam nila yan ang tungkol sa lutaw. At hanggang dito na lang po, idol, yung kwento sa susunod naman po, eh kukwento ko sa inyo yung tungkol sa kaibigan ko na taga Malaysia. Nakilala ko po sa isla na yun. Sorry po at ngayon lang nakapagbahagi ulit ng kwento. Maraming salamat, more powers po sa inyong Pinoy Creepy Tales Channel. From Kayla Aliyun. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, sumusuporta at bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales. Pakihide na lang po ng identity ko kapag binasa niyo na ang story ko. Ang kwento ko po ay tungkol sa karanasan namin noong teenage days ko. Nakatira po ako somewhere in Dumalag, Capiz. 15 years old po ako noong nagsimula akong pumunta sa mga disco. Doon sa amin kasi, sinusundo ang mga dalaga noon. May service na pinoprovide ang nag-organize ng disco. Isa din po ako sa committee na sityo namin noong mga panahon na yun. Kami po ang sumusundo sa mga kapwa ko dalaga at pinagpapaalam sila sa kanilang mga magulang. Sa isang team, tatlong tao po ang ina-assign. Isang babae at dalawang lalaki. Safe po sa lugar namin pagdating sa mga krimen. Walang kaso ng rape doon. Yung mga kaibigan naming lalaki noon, talagang protektado po kami. Sila mismo yung nagbabawal sa aming mga babae na uminom o di kaya naman tumikim man lang ng sigarilyo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko po alam kung ano ang lasa ng alak at sigarilyo. 33 years old na po pala ako. Single mom at OFW. 22 years old ako noong nagkaroon ako ng anak. At hanggang ngayon, isa pa lang po ang anak ko. 11 years old na po siya. 27 years old naman ako noong nag-abroad ako. At dun po, naghanap ng iba, yung ex ko. Ako naman, wala pang balak na mag-asawa ulit. Focus muna sa anak at magulang, pati na din po sa pagtulong sa dalawa kong kapatid na nag-aaral pa. Yung isa, grade 9, at yung isa po, grade 10. Pero lahat ng to, wala itong kinalaman sa topic. Kwento lang konti. Share lang. Baka kasi isipin nila maaga akong naglandi eh. Back to the story. Buwan po ng Marso noon at usong-uso ang disco. Tuwing Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi, sa weekend nila nilalagay para walang pasok kinabukasan. May sumundo sa amin na taga-ibang barangay. At bilang miyembro ng committee sa diskuhan ng barangay namin, required talaga na sumama gaano man kalayo ang lugar. Para pag kami naman po ang nagpa-disco sa lugar namin, required din silang sumama ang committee nila at magaya ng ibang dalaga at binata. May service naman kaya masaya talaga. Isang gabi ng Biyernes, pumunta kami sa diskuhan sa kabilang barangay. Kasama ko ang kaibigan kong babae, isang kapatid ko na binata, isa kong pinsan na binata din, at yung isang binata na manliligaw ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko kasi nung mga oras na yun eh nasa tamang edad na at mga 20 taon na kung hindi po ako nagkakamali. Ayun na nga, nagdisco kami. Kasama ng iba pang mga dalaga at binata na taga sa amin din na sumama doon sa diskuhan na yun. Pero yung personal na kasama ko talaga, bali lima kami. Masaya ang disco, walang hampay na sayawan. May sweet at hot music, yung sweet at yung pagkakataon ng mga binata na pumili ng natitipuhan nilang dalaga para isayaw. At medyo yun yung part na ayaw ko. Nakakapagod kasi. Kakahatid lang sa akin sa upuan, yayayain na naman ulit na sumayaw. So bilang pagrespeto na din at bilang miyembro ulit ng committee sa lugar namin,
kailangan kong makisama para hindi ako ma-issue na may attitude. Kapag ganun kasi ang impression sa amin ng iba, ay mahihirapan kaming magyaya ng mga dalaga at mga binata na magdidisco sa lugar namin kapag kami naman po ang magpapadisco. Kumikita kasi kami sa diskuhan. May entrance kasi ang pinto ng diskuhan noon. 10 piso kada ulo. Pero mga lalaki lang ang magbabayad. Mga babae naman po, libre na. So ayun, sayawan. Pag hot music, masaya kasi lahat. Makakasayaw. Wala ng partner-partner. Sasayaw ng by group. Kung sino ka grupo mo, yun kasama mo sasayaw. At nung sumapit na po ang alas 11 ng gabi, gusto ko nang umuwi kasi pagka Sabado ng gabi, may disco ulit sa susunod na barangay. At kailangan din po namin pumunta doon. Pero yung ibang kasamahan namin, masyado pang nag-i-enjoy at ayaw pang umuwi. Kaya ginawa naming 5 ay umuna na. Pero hindi kami maihahatid ng service. 5 lang kasi kami. Dapat sabay-sabay po kaming uuwi ng iba pa. Kasama din namin yung taga-ibang barangay doon sa service eh. Kaya kailangan namin maghintay na medyo matagal pa. Alauna po kasi na madaling araw ang gusto nilang uwian. Kaya ang ginawa naming 5 ay nauna na kami. Naglakad lang kami at para madali ang paglalakad ay kailangan naming dumaan sa shortcut na daan. Kung saan kailangan naming tumawid ng ilog. Bago makarating sa sitio namin, dun po maglalakad kami pa uwi sa bahay. Napag-usapan na din namin na doon na lang yung iba matulog sa bahay. Yung kaibigan kong babae, yung pinsan ko, at yung manliligaw ng kaibigan ko. Total po kasi malaki naman ang sala. Pwedeng-pwede ang pinsan ko doon at ang manliligaw ng kaibigan ko. Habang yung kaibigan ko naman ay doon na sa kwarto ko matutulog. Masaya kaming nagkukintuhan habang tinatahak namin ang shortcut na daan. Maingay kaming 5. Tawanan, asaran, hindi namin ramdam na ang dinadaanan namin ay malawak na taniman ng mga mais, kamote at mani. At yun, dahil nga may dala kaming flashlight ay hinahaluan na din namin ng panunulo ng gagamba. Kahit pa mga dalaga at binata na kami ay medyo isip bata pa din. Hanggang sa nakakarinig kami ng huni ng ibon. Malakas ang tunog nun, kaya alam naming malayo siya. Sabi ng manliligaw ng kaibigan ko, bilisan na nating maglakad para hindi tayo maabutan. Sagot ko naman, naglalakad lang tayo tapos siya lumilipad. Sa tingin mo ba, hindi tayo maaabutan nun? Sumagot naman po yung pinsan ko na, i-wish mo pa rin na hindi gasolina yung pakpak ng tiktik at naubusan para hindi na siya makakalipad pa. At dun po, tawanan kami ulit. Pero yung manliligaw ng kaibigan ko ay halatang takot sa tiktik. Sabi pa niya, nagagawa niyo pang magbiro, inaaswang na nga tayo. Sagot ko naman, ikaw pinakamatanda dito. 8 years ahead ka sa amin tapos ikaw pa yung takot. E di, tawanan na naman po kami ulit dahil sa pang-aasar ko. Hanggang sa makarating na kami sa ilog. At nung tinutupi na namin yung mga pantalon namin para hindi po kami mabasa, mababo lang naman kasi ang tubig sa ilog hanggang tuhod lang. Summer kasi no, mga panahon na yun. Yung manliligaw ng kaibigan ko, ang bagal niya kumilos. Kaya sinabihan siya ng kapatid ko na, Kuya, bilisan mo na dyan. Samantalang kami ng kaibigan ko ay nagtatawanan pa. Tinutokso ko siya na, ganyan ba magiging jowa mo, te? Sa tiktik pa lang takot na? E paano pa kaya kapag lolo mo nakaharap niyan? Mas matapang pa yun kaysa sa tiktik eh. Ayaw mo nun mag-asawa ka na maaga, sabi ko. Kaya tawanan kami ulit. At habang papalusong na po kami sa ilog, yung tiktik na naririnig namin na malakas kanina ang tunog, eh naging mahina na. Mahina na ang tunog pero ramdam na namin ang presensya niya. Bigla din dumilim ng konti ang paningin namin sa tubig. Gaya ng malalapad na pakpak sa itaas namin, kaya hawak-hawak kami ng kamay habang tumatawid sa ilog. At bilang may alam ang nanay ko na pangontra sa mga ganyang nilalang, eh hindi yun pumapayag na aalis kami ng walang dalang pangontra. Kaya may barya talaga kami sa bulsa.
Tapos yung kapatid ko, meron siyang dalang kutsilyo na gawa sa tanso. Kaya kahit papano, hindi po kami takot. At nung nakatawid na kami ay may nakita kaming baboy na itim na nasa pampang ng ilog. Masakla pa eh yung manliligaw ng kaibigan ko ay nasa gitna pa din ng ilog. Masyado yatang natakot ng mga oras na yun. Kaya ginawa ng pinsan ko, sinundo niya sa gitna ng inakay niya. Kami naman kahit kinakabahan na eh natatawa-tawa pa din sa kaduwagan nung manliligaw ng kaibigan ko. At yun na nga po, nung nasa tabi na namin ng ilog, nanguna sa paglalakad ang kapatid ko. Ginawa niya, nilabas niya na ang kutsilyo na gawa sa tanso. Yung baboy naman, nakamasid lang po sa amin. Parang naghihintay kung kailan magkakaroon ng pagkakataon na umatake. Tapos yung kapatid ko nagsalita ng, "Lo, yung damit mo, iniwan ng kapatid ko sa tabing ilog. Akala kasi niya, hindi sa'yo yun eh. Akala niya kay tatay kaya kinuha niya." Tapos po, napatawa kami ulit kahit kinakabahan na. Pero yung baboy parang may isip na nakamasid pa din sa amin. Tapos naglalaway pa na may pangil yung mga magkabilang gilid ng kanyang bibig. Akala mo baboy damo eh hindi naman. Gubat po ang lugar na yun. Malawak na taniman yun ng mais, kamote at mani. Kaya kahit may mga pananim eh hindi naman masukal yung lugar. Tsaka wala pa kaming nakikita na ganung klase ng baboy. Itim na itim, mabalahibo, tapos nakatayo ang mga balahibo niya. Pero iniisip ko pa din yung bili ni tatay na huwag matakot sa mga ganong nilalang. Dahil kung mabangis man sila ay higit na mas may kakayahan tayo mga tao na kung paano sila pupuksain at kung paano tayo lalaban sa kanila. Kailangan lang din kanila masisindak o matatakot. Kasi ang anyo nila ay huwad lang o isang panlilin lang. Na kung magpapakita ka ng takot ay talo ka na, mahina ka, at doon ka po nila aatakihin. At dahil mahina ang manliligaw ng kaibigan ko ay nilagay namin siya sa gitna. At doon sinabi ng kaibigan ko na, "O kuya, diyan ka sa gitna, takot ka na kasi eh." Tawanan po kami ulit na parang walang kinakaharap na anumang problema, na walang kinakaharap na pangalib. At doon, naggit-git yung baboy. Umangil siya. Sabi ng kapatid ko, "Baboy, pero yung aso yung tunog ng angil. Lakas mo luwa. Paano mo ba ginagawa yan?" Tapos, nagtitigan po sila ng kapatid ko, mata sa mata. At yung kapatid ko, bigla niyang hinila yung puno ng mani. Siguro sa isang hila niya, 5 puno ng mani yung nahugot niya. Tapos hiniwa-hiwa niya yung mani at sadyang pinapakita dun sa baboy. Kahit ako, bumibilib sa kapatid ko kasi nagagawa niya yun ang hindi inaalis ang mga mata niya sa baboy. Nakikipagtitigan pa din. At yung baboy, unti-unting umaatras. At yung pinsan ko naman, ewan ko ba kung ano pumasok sa isip niya. Hinablot niya din ang puno ng mani at tumingin din sa baboy. Tapos tumawa na malakas. Kaya nakigaya na din kami. Tapos po yung baboy, unti-unting lumalabo at bigla na lang naging ibon. Lumipad palayo. Yung manliligaw ng kaibigan ko, nang hina at napaupo na lang. Habang kami, natatawa-tawa kasi madami na pala yung nabunot namin na mani. Kaya wala kaming choice kundi dalhin yun pa uwi sa bahay. Alauna nung makarating kami sa bahay, natansya namin 12 midnight dapat nasa bahay na kami. Kaso na-stranded nga kami dahil sa nangyari. At pagkatating namin sa bahay, gising naman po si tatay. Nararamdaman niya daw na may nangyari dapat. Susunduin niya kami kaso may tiwala siya sa kapatid ko na kaya niya akong protektahan. At tatlo naman daw po ang lalaki na kasama namin. Sagot ko naman, tatlong lalaki nga kasama namin. Yung isa, duwag naman. Kung sino pa yung pinakamatanda, siya pa yung takot. At doon po, nagtawanan kami ulit. Si Kuya Manliligaw, napapatawa na din kahit siya na yung pinagtatawanan namin. Pagka uwi namin, hindi na kami natulog kaagad. Nilaga namin yung mani na pinaghuhugot namin. At kinabukasan, napag-alaman namin na tiyahin ko pala ang nagmamay-ari ng mani na pinaghuhugot namin.
Mga 9 a.m. kasi dumaan siya sa bahay doon na siya galing sa taniman niya. Nagkwento kay tatay na may nauna na daw umani ng pananim niya. Sa susunod na araw ipapaani niya sana yung mga yun. At doon siya sinabihan ni tatay na huwag na magalit kasi kami lang din naman ang kumuha kagabi. At kinuwento niya din sa kanya ni tatay ang nangyari. Kaya imbis na pagalitan kami ni auntie tinuruan niya pa kami ng iba pang pangontra at palangga sa mga hindi kaaya-ayang nilalang katulad ng aswang. Sigurado ko daw kasi na babalikan at babalikan kami nun. Kung hindi kami yung mahina sa amin at dun napatingin kami sa manliligaw ng kaibigan ko na nung oras na yun ay kagigising lang. Nakaupo sa sofa o sa sala namin. Tsaka namin siya tinukso at binalikan ang mga pinagdaanan namin nung gabi. Sana maibahagi niyo po ito, PCT. Hindi siya ganun nakakatakot pero wala eh. Based po on personal experience. Meron pa kaming experience doong nanggaling kami sa isang diskuhan din. Kaso, sa susunod na kwento ko na po yun ibabahagi. Have a good day po. From T. Almogen. Ay, magandang araw po mga ka-Creepy Tales. Magbibigay lang po ako ng maikling opinion ko tungkol sa mga kwentong na ibahagi natin ngayong araw na to. So para po dito sa kwentong lutaw sa tawi-tawi, may mga ganyan pala na aswang, no? Parang totoo pala yung sinabi ng isa nating ka-Creepy Tales dati na ang mga aswang daw ay may iba't ibang kakayahan, may iba't ibang antas, o may mga ranggo ba? Siguro yan depende daw sa mga lahi yan, yung mga busaw, yung mga ganun, yung mga kung ano-anong mo. Siguro yung aswang na binabanggit ni Sender doon sa lutaw, o yung lutaw na yun ay ibang lahi ng aswang. Kumbaga, may kakayahan sila ng aswang na yung sa buhok, yung papasok sa ilong, sa bibig mo, sa tenga mo hanggang sa hindi ka na makahinga, pero yung ulo nila ay nakapatong sa balikit nila. Hindi ko alam kung matatakot ako dun o baka maging weird ang dating sa akin nun, pero syempre hihimatayin pa din ako sa takot. Ayun din po, pangalawa naman po sa kwentong aswang sa diskuhan. Hindi ko naabutan yung mga ganyan, though medyo magkalapit yung edad namin ni Sender. Miss Almogen, matanda lang siya ng mga ilang taon sa akin. Pero kasi walang disco sa amin dito eh. Malapit na po kasi kami sa city. Pero hindi naman ako palainom, hindi ako naninigarilyo ako dati, nagiinom ako ng alak. Pero nga po, itong mga, nung tumanda na ako, nakaramdam na ako ng mga sakit-sakit sa katawan, pinigilan ko na. Ayan po, nakakatakot yung karanasan ni Miss Almogen na ano ba yun, yung makaharap nila yung baboy na, tapos yung buhok daw, tusok-tusok pa na nakatayo. Alam ko may kwento na ako narinig na ganun eh, na ang description niya sa baboy itim, kakaiba yung laki, tapos yung buhok nung ano is ba yun, tayo-tayo. Ang nakakapagtaka lang din is hindi daw yun hindi daw gubat yun, hindi ba bundok yun, kaya hindi niya matatawag na baboy ramo yun. Ayun, so sana dun sa pinagtatawa na nila Miss Sender na lalaki, hindi siya binalikan ng aswang dahil sa duwag siya. Sana ayun nga din, kapag naman may mga duwag na ganyan, baka pag ako yung kasama nyo ng mga oras na yun, Miss Sender, pinagtatawanan nyo din ako. Huwag naman, baka sadya lang takot yung tao sa mga ganung ano, sa mga ganung bagay. Bawa, takot siya sa tiktik, takot siya sa multo. Ako kasi takot sa mga aswang, takot sa multo, takot sa gagamba, takot sa height. O, ayun po. So, ayun yung mga kahinaan ko. So, dun po sa message ni Miss Leia sa atin, yung special message. Total po, naka-lockdown naman po ang buong Luzon. Bigyan po natin ng oras pakinggan ang kanyang mensahe.
So ayan po, bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Ayan, umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Zita May Zeptimo, kay Boss Ronald Castro De Celes, maraming salamat po. Hello din po and shoutout kay Miss Timmy Almogen, kay Miss June Cortel, kay Miss Regine Jewel, maraming salamat po sa suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Binabati ko din po syempre si Miss Rowena Ancheta, si Miss Rowena Tabola, si Boss Marjun L. Catamora, si Boss Joris Evano, naka Pinoy Creepy Tales natin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo, Boss Joris Evano. More birthdays and more blessings to come. Ingat po kayo palagi sa NCOV. God bless you always po. Hello po and shout out kay Boss SK, kay Miss Mors Infernum, kay Miss Cyril Malavs ng KSA, kay Miss Cleofe Geyer, kay Boss Nathan Aishitero, maraming salamat po sa suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Kung may maibabahagi kang karanasan, Boss Nathan Aishitero, meron tayo Pinoy Creepy Tales Facebook page, meron din po sa email na pinoycreepytales@gmail.com. Thank you po. Hello din po kay Boss Jeffrey Bersabal, kay Miss Corazon Beza, kay Boss Jeff MC na isa sa ating mga kaibigan dito sa PCT. Thank you po Boss, ingat kayo palagi. Hello din po and shout out kay Boss Rev Aguila, kay Miss Nurjana Dilangalen, kay Miss Lonely Angel, kay Miss Teresita Siron, kay Boss Archie Peñano, maraming salamat po sa suporta sa ating PCT community. Binabati ko din po syempre si Boss Alfredo Salvador, si Miss Lori Villaruel, si Boss Bobby Ongsueco, si Miss Cesaris Pochi, si Miss Yazi MT1 na wala pa rin the one. Kamusta na po? Ingat ka po palagi sa huwag ka na maglalabas, Miss Yazi. And COVID po tayo ngayon, kalat na kalat na. Hello din po and shout out kay Boss John Mark Espanyola, kay Miss Pamela Talie Hoskin, kay Miss Angel of Darkness, kay Miss Rena Colyamor, kay Miss Alma Ramos, kay Miss Muhammad Ning, maraming salamat po sa suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Hello and shout out din po kay Miss Teresita Siron, kay Boss Cred Phoenix Dino, kay Miss Maria Magdalena or Stop Had Look and Listen ang kanyang channel. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Miss si Boss Glenn Tenorio, si Boss Pedro Tampos, si Miss Virgo Joan, si Miss Cleo Figueroa at si Miss Ana Carmela Linga. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT community. Hello din po and shout out kay Boss Jeronico Arias. Welcome po dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Maraming salamat sa suporta at sa tiwala po ninyo kahit na hindi po tayo ganun kagalingan mag-narrate. Nag-subscribe pa rin kayo. Thank you po at ingat kayo Boss sa NCOV-19. Medyo ako na-stress na ako sa NCOV dahil na-lockdown ng buong Luzon. Kaya pansin nyo parang parang malamlam ang aking boses dahil hindi po ako natutuwa sa mga nangyayari. Hello din po and shout out kay Miss Maria Pumoto ng Japan, sa inyo pong tiyahin at sa inyo pong binsan. Hello din po. Shout out and hello din po kay Miss Sha Moreno, kay Boss Jeffrey Bersabal, kay Miss Eileen Doroteo na pinapa-shout out ang kanyang anak na si Ali Andrew. Maraming salamat po sa suporta sa ating PCT channel. Ali Andrew, huwag ka na lumabas ng bahay, huwag maglalaro. Diyan lang sa loob, maaari mag-cellphone ka dyan. Tulong-tulong sa bahay kasi baka mamaya ma-NCOV tayo, mahirap na. Ayan, hello din po kay Miss Alma Ramos, kay Miss Iris Tachibana, kay Boss
J. Sniper or Miss Sniper 23, kay Miss Joshane De La Rama, kay Miss Elena, Elena Bonita, kay Miss June Cortel, kay Boss JST Apps, maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana hindi po kayo magsawa sa Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko din po syempre si Miss Marites Guevara, si Boss RJ Bauer, si Miss Teresa Del Puerto, si Boss Dudes Putis ng Santa Rosa, Laguna. Maraming maraming salamat po. Ingat din po para sa mga taga Santa Rosa, Laguna. Huwag na po kayong maglalabas ng bahay. Mahirap po ma-stranded sa labas. Baka mamaya may mga nagpilit pang pumasok tapos pauuwiin lang ng kumpanya. Inabutan ng lockdown. Ayun na, mahirap. Ayan, binabati ko din po syempre ang ating mga kababayan na si Miss Joy Joy ng UAE, si Miss Malu Colanza de Guzman, si Boss si Miss Gladys Richard, maraming maraming salamat po sa suporta. Hello din po kay Miss Maharot TV, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Joris Devano, happy birthday ulit boss. Kay Miss RL Bardbook na ating sender sa special message. Binabati ko din po si Miss Niara Dredy na isa sa ating masusugid na tagusuporta. Maraming salamat po Miss Niara Dredy. Hello din po and shout out kay Miss Pelin Gogodan, kay Miss Amerose Amoroso, kay Miss Kelly Lee, kay Miss Langa Ogaro ng Hong Kong. Ingat po kayo dyan palagi. Binabati ko din po syempre si Miss Buena Ordinado, si Miss Herna Grace Alejo, si Miss Alizon, ay si Boss Alizon Opaon, pasensya na po. Maraming maraming salamat po sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales Channel. Ingat po kayo dyan palagi, Boss Alizon Opaon. Shout out din po kay Miss Angel of Darkness, kay Miss Maria Pumoto, kay Boss J. Mekudri Rala, kay Miss Paula Kang, kay Miss Leia Padilla Junio, kay Miss Hansel Melendres, kay Boss Marjun El Catamora, kay Miss Yash TV ng Riyadh. Ingat po kayo dyan. Hello din po and shout out kay Miss Marites Guevara, kay Miss Joy D. Alejo, kay Miss Beng Yamada. Maraming maraming salamat po sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales Channel. Sana hindi po kayo magsawang suportahan itong ating PCT community. Binabati ko din po syempre si Who Won Follow ng Sarha or Sarja US UAE. Sana po tama yung pagkakapronounce ko. Ingat kayo palagi dyan boss, Who Won Follow. Hello din po kay Miss kay Boss Jason Pagayon, kay Miss Gilbesa Belarmino, kay Boss Yuriski Esquilona, kay Boss Dudes Putis. Maraming maraming salamat po sa suporta ulit. Binabati ko din po si Tim Pinlak, si Ms. Estrelita Salazar, si Boss Adonis Mervin, si Boss Mark Anthony sa suporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales Channel. Hello din po and shout out kay Ms. Sophia Kamba, kay Boss Serge Turla, kay Ms. Hanila Lalalala, at kay Boss kay Ms. Ellen Moran Darte. Sana po patuloy nyo lang suportahan itong ating Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko din po pala si Miss Magdalena San Carlos, si Boss Jan Reniel Zacarte, si Miss Jen Agustin, si Miss April's World, at si Miss Marian Herlihy ng United Kingdom. Kung may nakaligtaan man po, pasensya na ulit. Babawi po kami sa ating next update. Ayan po. Sa medyo nakakalungkot lang po na ibalita na lockdown po ang buong Luzon hanggang April 13 ba o April 12. So halos 1 month din po yan. Naiisip ko lang po paano yung mga taong no work no pay. So bahala na po, God bless us all. Hanggang sa susunod na takutan mga kakripite, laban lang tayo. God bless us all po, ingat po tayo palagi. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!